they go to Arvin. Oh! Block upstairs, play continues. And what a spectacular block mula kay Calvin Abueva. Dinirespeto si Kuya. Napakatunog at napakaingay ngayon ang clamor o panawagan ng mga tao, partikular nga ng mga PBA fans, ang pag-lift o pag-alis na ng umaabot na nga ngayong 15-month suspension sa PBA star na si The Beast, Calvin Abueva. Kamusta mga ka-triball? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang pagkakasuspinde ng enigmatic forward sa PBA. Bakit tila napakatagal bago payagan uli na makapaglaro ito sa liga? Ano-ano pa nga ba ang kailangang gawing proseso ni Calvin? Halika, samahan niyo akong talakayin ang curious case ng suspension na nag-iisang The Beast ng PBA, walang iba kundi si Calvin Abueva. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos at support na din sa channel natin. Salamat! Bago natin umpisahan ay pag-uusapan muna natin ang mga manlalarong nasuspinde noon sa PBA at NBA kung gaano katagal at paano na-lift o naalis ang mga suspensions ng mga susunod na mga players. April 2003 ay nagpositibo sa random drug test si Jim Weltorion na naging dahilan nga para isuspinde ito indefinitely ng nooy PBA Commissioner Nolly Iala. Nakabalik naman agad si Torion pero matapos ngang i-close line si Jim Alapag noong November 2003 ay nabigyan uli ito ng 8-month suspension at pinagmulta pa ng 70,000 pesos. Pagkatapos matalo ang kupunan noon ni Don Aliado na Barako Bull sa Powerade Tigers ay inilabas nito ang hinanakit sa Twitter at sinabi ngang ang mga laro sa PBA ay fix o may nangyayaring game fixing. Nagsanhi nga ito para isuspinde ng PBA Commissioner na si Chito Salud ng one conference si Aliado at pinagmulta pa ng kalahating milyong piso. After nga ng suspension nito ay nakabalik naman si Don Aliado sa PBA at nagretiro noong 2016. October 2009 nang makatapat ng Burger King Whoppers ang national team Smart Gilas Pilipinas ay after ng sunod-sunod na mga solidong fouls ni Winnie Arboleda ay hindi na nakapagtiis ang isang fan at di umanong minura siya. Dahilan nga para sugurin, tadyakan at pinagsusuntok ito ng bato-batong point guard. Humingi ng apologies both sa PBA and sa fan ay sinuspinde pa din ito ng PBA for the rest of 2009-2010 season at pinagmulta ng 20,000 pesos. Kinasuhan naman ng binugbog na PBA fan si Arboleda pero kalaunan nga ay inatras din matapos makapag-usap ang dalawang panig. After naman ng 8-month suspension ay nakabalik na si Arboleda sa PBA at nagretiro din taong 2016. Sa NBA ay napakaraming manlalaro na din ang napatawan ng suspension sa iba't ibang dahilan pero mas pinakatumatak na siguro sa atin ay ang suspension ni Meta World Peace o si Ron Artest. November 2004 matapos ang mainit na confrontation ni Ron Artest at Ben Wallace ng Detroit Pistons ay nang may naghagis ng inumin kay Artest na naging sanhinga para sugurin ni Artest ang fan at dito na nabuo ang maalawakang brawl sa pagitan ng mga players at NBA fans. Tulad nga ng inaasahan ay sinuspinde ng NBA si Artest for the rest of 2004-2005 season o tumotal nga ng 86 games. Napabalita ding hindi sumahod si Artest ng halos $5 million dahil nga sa sinapit nitong suspension. Ngayong pare-parehas na tayong ma-idea sa mga napataw na suspension sa mga nabanggit na manlalaro, ay pumunta na tayo sa suspension ni Calvin Abueva. Pagpasok pa lamang sa PBA ay kilala na si Calvin Abueva na pisikal at madalas ay nasasangkot sa gulo dahil sa mga antics nito at madalas nga ay napipiko na ang mga nakakalaban ng 2013 PBA Rookie of the Year. May 2019 ay napabalitang nakasagutan ni Calvin Abueva ang girlfriend ni Ray Parks pero agad din namang humingi ng dispensa si The Beast at sinabing hindi naman siya ang nauna at gumanti lang. Pagkalipas naman ng dalawang araw ay umingay uli ang pangalan ni Abueva matapos ngang i-clothesline ito ang TNT import na si Terrence Jones. Bago nga ang ginawang ito ni Calvin ay naunang nakitang tila sadyang tinira ni Jones ang maselang bahagi ng katawan ni The Beast pero wala ngang naitawag ang mga referees dito.
Pagkatapos nga ng gulong iyon ay na-eject sa playing court si Abueva at sa kagustuhan ipakita at i-maintain ang disiplina at pagiging professional sa liga ay pinatawa ni Commissioner Willie Marshall si Abueva ng indefinite suspension at pinagmulta pa ng 70,000 pesos. Pagkatapos makapag-usap ni Marshall at ni Abueva ay inamin ni De Beest na may pinapagawa pa si Kume bago ito hayaang makabalik sa PBA. Bukod nga sa public apology na nagawa ni Abueva, ay sinunod at tinapos din ni The Beast ang mga task na binigay ni Marshall at ito nga ay ang drug test, psychological therapy sessions at community service. After ngang mapabalita na tapos na lahat ng requirements na kailangan ni Abueva, ay hindi pa pala tapos dahil may hinihingi pa ang PBA sa kanya. September this year, matapos ang meeting ni Calvin Abueva kay Commissioner Willie Marshall, ay pumunta na nga ito sa opisina ng GAB o Games and Amusement Board para i-secure ang kanyang playing license. Kasabay nga din ito ang pagpayag kay The Beast para makasama na sa PBA bubble para sumali sa team practice ng kanyang koponan na Phoenix Fuel Masters. Nilinaw naman ni Kume na may kailangan pang kumpletuhin si The Beast at sinabi pang ito daw ay para sa ikabubuti ng liga at ni Abueva. Ngayon nga lang, October 2 ay naglabas na ng desisyon ang GAB na ibabalik na ang lisensya ni Abueva sa dalawang kondisyon. Kailangan umano nitong mag-undergo ng seminar on the Code of Conduct and Ethical Standards of a Professional Athlete at kailangan din daw umano ni Abueva na magpa-drug test na siyang mandatory medical requirement ng GAB sa lahat ng mga professional athletes sa Pilipinas. Kung matatapos lahat ni Abueva lahat ng pinapagawa sa kanya at kung magiging kontento na ang PBA sa lahat ng mga requirements nito kay The Beast, ay malaki ang posibilidad na makapaglaro na ito sa PBA na magsisimula na ngayong October 11. Ngayon nga ay wala pa din katiyakan sa sitwasyon ni Calvin pero ang mahalaga ay gumagalaw at tila unti-unti nang lumilinaw ang tsansa nitong makapaglaro na uli sa PBA. Dahil naman sa kalagayang ito ni Abueva ay marami ng mga PBA fans ang nag-iingay sa social media at kinakalampag na si Kume at PBA dahil bukod sa malaking impact na naidudulot ni The Beast sa PBA, ay naapektuhan na din ang kabuhayan nito. May iba ding nagsasabi na baka diskarte din umano ito ng PBA para mas gumawa pa ng ingay ang liga. Pero bago nga daw mag-umpisa ang PBA, ay papayagan naman din daw makapaglaro si Abueva. Ikaw ka Dribol, sa tingin mo ba sapat na ang mga effort ni Abueva para payagan na ni Commissioner Willie Marshall na makabalik sa PBA? Shoutout nga pala sa ating mga solid na subscribers na si Jet De Jesus at Charlene Leabres. Salamat po sa inyong suporta. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, ay pakilike naman ang video na ito at kung hindi ka pa nagsusubscribe, ay pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos at support na din sa channel natin. Salamat sa panunood, ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod natin mga videos. Salamat!